Mga kaibigan, welcome to Inside Showbiz with Aster Amoyo. Sa gabing ito mga kaibigan, ay dumayo po tayo dito sa The Block kung saan po ginanap ang bonggang premiere night ng pelikulang Made in Malacanang, written and directed by Darryl Yap. Halina kayo mga kaibigan, tunghayan po natin. Hindi ko inaasahan na paiiyakin niya ako bawat eksena kasi nabasa ko naman yung script pero po iba-iba talaga pagbuo na yung pelikula at marami akong hindi in-expect na mga lumabas sa pelikula kaya sobrang ang galing na direct Darryl. Yung role ko, pinag-aralan ko po yung script, syempre po pinag-aralan. Naghanap din ako mga videos ni Miss Irene Marcos at syempre tanong po kay director paano ang mga dapat gawin sa mga bawat eksena. Kumbaga ba, yung pagganap kasi ng role na yun, malaki na yung background story. Hindi ka gagawa ng bagong tao, pero gagaya ka ng taong nabubuhay na. So, mahirap po, pero kailangan talaga kilala mo yung, alam mo yung pinagdadaanan nila during those times. So, I think yun yung naging committed ng bawat characters sa pelikula. Hello po! Ako po si Ella Cruz at kumanap po ako bilang si Irene Marcos sa Made in Malacanang na ipapalabas na po sa August 3 sa Sinihan. Sana po panoorin at supportahan. Thank you! Yes, maraming salamat sa pagkatutinig at panunod. Sobra yung iyakan, hindi ko maalam na si Direk Darryl pala, pang comedy, bakit naman nag-iyakan kami lahat. Panoorin ko si Buboy, si Cesar Montano, napakagaling. At nakakainis na si Cristine. At gayang-gaya ko, hindi ako natutuwa. Pero maraming salamat po. Nakakaantig ng damdamin. Iyak, tawa, halo-halo. So maraming salamat again. Panoorin po natin lahat ang Made in Malacanang August 3 na po. Maraming salamat. Nawa ko yung nagustuhan ninyo kung ano yung inyong napanood. Ipagsabi naman po ninyo para po yung atin pong mga kasamahan na gusto po nilang malaman kung ano po yung mga nangyari the last 72 hours ng pamilya Marcos sa loob ng palasyo. Ito na po ang pagkakataon para maintindihan din po natin. Hindi po sila mga monsters. Sila po ay mga tao rin tulad natin. The golden moment, alam mo, the golden moments here are not mine. Yun yung kay Bongo, yung kay Ella, yung kay Cristine, lalo na yung nakwala siya, na yung sa tatay niya na akala, inilalaso na ninyo ang tatay ko. Lahat yung mga kilabot. And of course, yung facial expressions pa lang ni Miss Oropesa at saka ni Karla Estrada, nakukuha na sabi ko, how I wish I know how to act like that. Diba? Pero napaka-internal ng kanilang interpretation ng kanilang characters. August 3, mga kaibigan, eto na po, panoorin po ninyo kung ano po yung nakita namin ngayon, kung bakit po namin gustong-gustong mahal na mahal yung pelikula. Sama-sama po tayo. Babangon tayo sama-sama. Yeah. Ako'y napaiyak na sarili kong eksena. Nakakatawa po. I just want to share na sana po panoorin nyo to. Isang napakagandang pelikula, The Untold Truth, na pagkait sa ating mamamayan. More than 3 decades po. Ito'y dapat na ibahagi na. Pero ngayon po, karoon na tayo ng pagkakataon para maibahagi itong Untold Truth. Panoorin nyo po. Made in Malacanang. I'm confused kasi ang daming mga best moments eh. Confused. To be honest, I'm confused. Daming magagandang moments. Kaya ang galing talaga nito si aking director, si Darryl Yap. Genius. Pakabata pa. Nagsabog ng katalinuhan ng Diyos. Mga 2 drum siguro nakuha. Salamat po sa lahat po ng sumuporta, nanood ngayon dito sa premiere night namin. Maraming pong salamat. At yung mga hindi nakakapanood, August 3 po ang showing ng Made in Malacanang. Panoorin niyo po. Don't miss this. Maganda pong pelikula.
Ladies and gentlemen, Ms. Ruffa Gutierrez. Yes, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm so happy to be here. Maraming salamat sa pagpunta nyo. At sana magustuhan nyo po ang MAID in Malacanang. Showing na po sa August 3. This is our story. Talagang our story. Kasi ang madam, di ba? So sana mag-enjoy kayo. You look so beautiful tonight, my friend. Ladies and gentlemen, to perform President Ferdinand Marcos, we have Mr. Cesar Montano! A couple of words, please, for our lovely guests here with us tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa pong malaking karangalan na makapiling kayo ngayong gabi. At maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon na sumusuporta sa pelikulang MAID in Malacanang. Maraming pong salamat. Huwag niyo pong kakalimutan na may buboy sa isang Montano nagmamahal sa inyo. I love it. And now we have Direct Darryl Yap. A couple of words, Direct, for our lovely audience here with us tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nasa labas na may dalang suno. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating. Salubungin po natin ang kauna-unahang pelikulang wala sa naratibo ng mga dilawan. Maligayang pagdating sa MAID in Malacanang, everybody. Thank you, Director Yap! Ladies and gentlemen, we would like to welcome Senator Ivy Marcos! I'm very, very nervous, which is so unlike me. Pero sa inyong lahat, maraming salamat. Lalong-lalo na sa aking pinakamagagaling, pinakamagaganda, at pinakamatapang na cast. Talaga naman. At para kay Direk Darryl, kay Vic, para kay Vincent, kay Lee, at lahat ng tumulong, thank you so much. To all of you, kayo na ang humatol kung ito ay propaganda of work or work of art. Pero para sa amin lahat, ito sa buong kaya namin ay isang work of truth. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Ivy Marcos. Sana naibigan po ninyo ang aming coverage ng MAID in Malacanang. Abangan niyo po ang aming mga susunod na episodes.